Marami pong sakunang dumalaw sa bansa noong taong 2012. Malungkot man ito, may mga naituro naman ito sa ating mga kababayan. Kaugnay naman sa ating ekonomiya, naging promising naman kaya ang ating ekonomiya. Kunaramdaman ba yan, no? Diba? O sinasabi nga, Susan, diba, na hindi na tayo sick man of Asia ngayon. Yeah. Ila eksena rin ang tumatak sa atin noong nagdaang taong kaugnay ng mga kalamidad na nanalasa sa bansa. At para naman ni Rian, makakausap natin sa telepono ang eksperto sa disaster and disaster scientist na si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA. Good morning po sa inyo, Dr. Lagmay. Hi, good morning. Good morning po, Doc. At para ilahad Susan, naman... Susan, ano? Saka, Susan po at si Marie. Si Marie. At para ilahad naman po ang mundo ng ekonomiya noong taong 2012, narito naman ang investment advisor na si Ginoong Malaya Ayalaraya. Good morning. Good morning po sa inyo. Ang ganda ng pangalan ni Sir. Malaya talaga. Eto. Kunain natin si Dr. Lagmay. Ano po ba yung mga tumatak na mga kalamidad noong 2012? Siyempre, ang pinakasariwa sa atin, itong si Bagyong Pablo. Ano po ba mga habagat, di ba? Habagat. Hindi rin natin makakalimutan yan. Mas sariwa pa po yung Quinta, no? Yung Quinta, bago nagtapos yung 2012, tinamaan tayo nung tropical storm Quinta. Bago yun, same month, yung Pablo, no? At bago yun, meron din mga si Ophel, dumaan din. Pero hindi ganun kalaki ang pinsala. At saka yung habagat, napakalakas na ulan, no? Yung tatlong araw na yun, August 6, 7, and 8. Bawat araw na yun, yun yung mga pinakamalakas na pagulan na naitala ng pag-asa sa Metro Manila since the 1960s. No? At sunod-sunod yung pag-ulan na yon, tatlong araw, mula Agosto 6 hanggang 8, at nagpataas ng Marikina water level ng 2 beses, no, naabot sa second floor. Ano po yung ano doon? Ano mga dapat po nating maging lesson o leksyon at mga dapat tandaan doon sa mga naranasan po natin mga kalamidad, Dr. Lagmay? Meron mga magagandang leksyon tayong natutunan doon, ano? Yung natutunan na leksyon mula sa iba pang mga disasters. Nakita natin na yung doon sa Marikina ay preparado yung mga tao. Yung mga tao, alam nila ang kanilang gagawin at nilagay nila sa aksyon yung kanilang kaalaman. No? At nabisuhan ng gobyerno sa ganung paraan, nabawasan. Actually, may isa lang o dalawa lang yata ang namatay sa Marikina nung panahon ng habagat. Yung isa ay sa electrocution, yung isa ay atake pa sa puso. So, ibig sabihin ito, kahit gano'n ang klase ng dilubyo, ay pwedeng gawa ng paraan, ano? Kailangan lang ng kahandaan at saka tamang abiso ng gobyerno. Dr. Mahar, sinasabi niyo nga po na marami tayong mga lessons na natutunan, no? Pero bakit po kaya sa kabila ng obvious effort ng ating national government na magbigay ng mga babala, napakalaki pa rin po yung laging na itatala nating mga casualty count? Tama po, no? Yung mga bilang po kasi ng patay, pag naibilang natin yon, yun yung mga natatandaan natin. Yung mga bilang ng mga naisalba, wala namang body count yan, ano? So hindi natin natatandaan yan. Nung panahon ng 2012, katulad ng Marikina, ng Habaga, at katulad ng Ophel, katulad ng Quinta, nung Pablo din, ano? Sa Cagayan de Oro, marami din ang buhay na hindi nawala, no? Bagamat tumaas yung kanilang ilog ng parang sendong, no? Pero itong nangyari dito sa Pablo, marami tayong namatay dito sa Compostela Valley. Yung Compostela Valley ay hindi naman po din pangkaraniwang baha yung nangyari. Yung gumuho po sa kanila na baha ay mga bato, no? Mga bato na kasing lalaki ng truck, kasing lalaki ng mga kotse, no? Minsan kasing lalaki ng building, no? Yung volume po ng tumama dun sa New Bataan, Compostela Valley, ay ang volume niyan para kang merong 17 million na balikbayan boxes na pinuno mo ng bato at pinabuhos mo papunta dun sa New Bataan. Na siyang tumabon dun sa New Andap, ano? At yung ganyang klaseng volume ay halos kasing laki ng volume na bumagsak doon sa Ginza Ugon Town, sa Leyte, na nagkaroon tayo ng debris avalanche. Doon naman po sa Baganga, Katiil, at saka doon sa Boston, yung lakas po ng hangin na tumama doon ay tinatapon yung mga bahay, ano? Nililipad yung mga buong bahay. Kaya malakas talaga yung ating, ano, yung ating bagyo na tumama doon at nasentrohan nga yung Baganga at saka Katiil. Yung pong mga nangyayaring yan, no,
kailangan po kasi ang yung mga party po niyan katulad ng Boston ay hindi naman po talaga pangkaraniwan tinatamaan. Mm. Kaya siguro yung kahandaan din ay hindi ganoon kalakas, no? Kaganda, no? So siguro dapat ang isang leksyon na makita natin dito ay kahit na anong parte ng Pilipinas mm-hmm. ay pwedeng tamaan mm-hmm. ng dilubyo, no? Mm-hmm. ng mga natural hazards. At kahit anong parte po ng Pilipinas, yung mga tao dyan ay dapat laging handa. Okay, mm-hmm. Dr. Lugmay, so paano ho natin dapat paghandaan ng buong bansa, no? Ng gobyerno, yung iba pang mga kalamidad o sakuna na maaaring natin kaharapin ngayong 2013 para maiwasan po yung syempre yung pagbubuwis ng buhay. At kahit paano no? po, marami hong makaligtas. Unti-unti po natin pinapaganda din yung ating mga mapa. Gaya nga nang sabi ko, dalawa po ang kailangan. Kailangan handa ang tao at saka yung pangalawa ay kailangan maganda ang abiso ng gobyerno. Yes, no? Yung abiso na yan, kailangan din may kaakibat ng magagandang mga mapa. No? Mm-hmm. At yung mga gagandang mapa na yon, ang siyang ginagamit ng mga tao para magprepara. Mm-hmm. Ang gobyerno po ay gumagawa po yan ng ganyang programa. Pero sa tingin ko, yung mga ibang na natulungan, ay doon pa lang sa mga lugar na naaayos natin katulad ng Marikina, katulad dun sa Iloilo. Katulad may namatay po tayo dun sa ano, pero mas mababa po yung count kaysa sa Typhoon Frank. No? Mm-hmm. Dito sa Cagayan de Oro at saka dito sa Iligan, tinamaan din po yan, binaha din po yan. Mm-hmm. Kaya lang siguro dito sa mga ibang lugar, hindi pa po umaabot yung mga mas magagandang mga mapa, no? Mm-hmm. Bagamat meron na, pero baka kailangan pagandahin pa, mm-hmm. no? Mm-hmm. Ayun po. At saka dapat siguro ayusin din natin yung mga nakakapag-aggravate ng ating mga problema sa mm-hmm. natural hazard. Mm-hmm. Huwag na natin pagrabihin pa yung mga tantrums ng Mother Nature, mm-hmm. kapag, no? Mm-hmm. Katulad ng mga pagputol ng puno, katulad ng pagtapo ng basura. Malaki na po ang problema natin, wag na natin pagrabihin pa, no? Yun po, kailangan natin pagandahin pa yung ating mga programa. Kung ano yung mga hindi pa na sasakupan na mas magandang mga mapa, at saka kung hindi pa yung mga lugar na hindi pa nasasakupan ng mas magaganda pang mga preparasyon, siguro isang leksyon yon na kahit anong parte ng Pilipinas ay pwedeng tamaan. Mm-hmm. Kailangan lang natin ng panahon para mapaayos pa po yan. At sinusubukan din po, no? Kailangan din po na yung mga tao ay mas conscious din dun sa ganitong klaseng mga kalamidad. Okay. Hindi kasi, doktor lang ngayon, pahabol lang kasi. Kasi paulit-ulit po yung sinasabi ng MGV, no? Yung Mines and Geosciences Bureau, na may mga pag-aaral talaga dun sa mga landslide-prone areas. Kaso, mm-hmm. Parang hindi pa rin ito pinapansin ng ilang mga local government units at ng ilang mga residente. Kaya ito yung laging na bibiktima eh. Tsaka, achievable po ba yung zero casualty target natin? Kailangan po talaga magkaroon tayo ng culture of safety. Mm-hmm. No? Hindi po natin pwedeng maika-ilayan, no? Kasi ultimong sa kalye, yung mga hazards dyan ay hindi naman talaga natin napapansin na mabuti, di ba? Yung mga nagmumotor na walang helmet, nag-counterflow sa kalye. Kung yung mga simpleng hazards na gano'n ay hindi natin na babantayan, ano pa kaya yung mas malalaking mga hazards, di ba? Yung safety dyan. So talagang kailangan maging parte ng sistema natin ang safety. Pagsunod. Magkaroon tayo ng kultura ng safety at maging alerto parte lagi ng buhay natin yan. Maging compliant tayo. Sumusunod tayo. Sumunod. Doc, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.